What's up guys? Welcome back sa Explorer TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa taong may kakaibang kondisyon na may kulay asul ang balat. Ano kaya ang nangyari sa kanya at bakit naging kulay asul ang kanyang balat? Siya ba ang tunay na The Beast sa pelikulang X-Men? Yan ang sasagutin natin sa ating kwento. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, i-hit naman ang subscribe button at notification bell para updated ka sa ating mga kwento. Siya si Paul Carrason. Siya ay isang 57-year-old na nakatira sa Madera, California sa USA. Siya ay kilala sa tawag na The Blue Man. Ang storya ng buhay niya ay napaka-espesyal, kaya maraming mga tao na gustong malaman ang tungkol sa kanya. Ang balat ni Paul ay talagang kulay asul. As in blue talaga. Wala siyang makeup na pwedeng tanggalin pagdating sa bahay. Siya ay permanenteng ganito at hindi na pwedeng ibalik ang kulay ng kanyang balat. Hindi inborn kay Paul ang pagiging asul. Ipinanganak siya na may maputing balat at reddish blonde hair. Sa loob ng maraming taon, meron siyang normal na kaanyuan. Ngunit si Paul ay nagbago. Ang noon ay maputing tao ay unti-unting nagiging kulay asul. At sobra ang pagkakulay asul niya. Nagsimula ang kanyang istorya noong may tinulungan siyang kaibigan para magamot ang petroleum poisoning ng kanyang kaibigan. Ayon sa kanya, nakita niya ang gamot nang mabasa niya sa isang dyaryo. Ayon dito, ang colloidal silver ay nagkakagamot sa petroleum poisoning kaya sila ay bumili at ininom ng kaibigan ito. At uminom na rin siya sa pag-aakala rin na ito ay makakatulong din sa kanyang karamdaman. Ayon kay Paul, nakitaan niya ng improvement ang kanyang karamdaman after 3 days sa pag-inom niya ng colloidal silver. Naisip ni Paul na mag-self-medicate at gumawa ng sariling colloidal silver solution sa kanyang bahay sa napakataas na doses. Umiinom siya nito ng 10 ounces a day na napakataas na dosage compare sa normal dose na 1/2 ounce per day. Ayon kay Paul, kailangan lang ng electrodes na naka-attach sa silver wire at pakuryentehan ito at saka ma-extract ang silver. After 15 minutes, ang kanyang colloidal silver drink ay handa na. Ang proseso ay napakadali lang na walang problema kay Paul na gawin kahit araw-araw. Ayon kay Paul, gumaling ang kanyang mga karamdaman na matagal na niyang iniinda. Ang kanyang arthritis sa kanyang balikat ay nawala. At ang kanyang acid reflux ay nawala rin. At hindi siya nagkaka-sunburn at hindi na siya nagsusuot ng sunglasses. Nagsimula ang pagkakulay asul ng kanyang balat sa edad na 45-year-old. Ayon sa kanya, habang nag-aalaga siya sa kanyang may sakit na mga magulang na na-stroke. Dahil dito, siya ay na-stress ng sobra at nagkaroon ng malubhang kaso ng dermatitis o sakit sa balat. At gusto niya itong malunasan agad. Kaya ginamit niya ang kanyang colloidal silver at hindi lang niya ininom ito kundi ipinahid din niya sa kanyang mukha at balat. Hindi na malaya ni Paul na ang kanyang balat ay nag-iba na ang kulay. Ayon sa kanya, dahan-dahan ang pagpalit ng kanyang kulay balat na asul at umabot ito ng 2 buwan. Nalaman niya ito dahil sa kanyang isa pang kaibigan na bumisita sa kanya. Nang magkita sila ng kanyang kaibigan, tinanong siya, "Anong problema sa iyong balat? Ano ang ginawa mo sa iyong sarili?" Kahit sa pag-alala ng kanyang kaibigan, ipinagpatuloy pa rin ni Paul ang pag-inom ng colloidal silver solution. At naglaon na develop ni Paul ang kondisyon sa balat na tinatawag na argyria. Ang argyria ay isang kondisyon sanhi ng sobrang exposure sa mga chemical compound na silver. Ang pinakadrastic na sintomas ng kondisyong ito ay kapag ang iyong balat ay nagiging asul. Tulad ng kaso ni Paul, kahit ang kanyang mata at mga daliri nito ay kulay asul na rin. Meron siyang generalized argyria, meaning ang kanyang buong katawan ay nagbago na ng kulay. Isa din sa mga nakaranas ng sakit na ito ay si Rosemary Jacobs, isang Montessori teacher sa Brooklyn, New York. Siya ay kilala bilang The Silver Woman. Dahil sa argyria na na-develop niya dahil sa colloidal silver nasal drops na pinigay ng kanyang doktor noong maliit pa siya. Meron namang kaso ng pagiging asul ng dahil sa kanilang genes at inheritance katulad na lang ng mga Fugates family.
meron silang rare genetic condition na ang balat nito ay nagiging indigo blue. At balik tayo kay Paul. Ayon sa kanya, mahirap makipaghalubilo sa mga tao at bagong kakilala. Minsan, iba ang treatment ng tao marahil sa kulay ng kanyang balat. Ang mga tao ay nakatingin at nakaturo sa kanya kapag siya ay lumalabas. At ang minsan, ang mga tao ay masungit ang pakikitungo sa kanya. Minsan, tinatawag siyang Papa Smurf, hango sa pelikulang The Smurfs. At noong naghahanap siya ng trabaho, ang tao ay nag-aatubili na kumuha ng mga may asul na balat o mga taong kapansin-pansin na may kakaiba. Nakakalungkot man, kahit ngayon, maraming tao ang hindi nakakakuha ng mga oportunidad sa trabaho dahil sa kanilang anyo. Hindi naglaon, lumala ang sakit ni Paul at siya ay nakikipaglaban sa prostate cancer at iba pang mga problema sa kalusugan. Mukhang hindi kayang pagalingin ang kanyang sakit ng colloidal silver drink nito. At noong September 23, 2013, si Paul Carason, ang tinaguriang The Blue Man, ay namatay sa edad na 62-year-old dahil sa heart attack at stroke. At ayon sa mga doktor, hindi siya namatay sa colloidal silver na iniinom nito. At ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng colloidal silver na iniinom ay iibahin nito ang kulay ng balat. At hindi na binibenta ang silver solution sa mga pharmacy na iniinom ni Paul sa ngayon. At yan mga ka-explorer, yan ang kwento ng tinaguriang The Blue Man. Hanggang sa susunod na kwento kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga kwento.